Yo, what's up mga kalapat needs? Welcome back to another video. Yun, update sa kalapatin natin guys. Meron tayong good news at bad news. Pero anong ba yung gusto nyo unahin natin guys, good news or bad news? So dahil Pinoy tayo, unahin natin yung good news. So good news pala is nasa 200 subscriber na tayo guys. Maraming salamat sa mga nagsasubscribe. At sa mga hindi pa nagsubscribe, magsubscribe na kayo dyan sa mga viewers natin. So yung bad news natin guys, yun, nag-disaster na naman tayo. Bali, kahapon bumato tayo sa 32 kilometers. So yun, sa kasamang palad, nawala yung sisirit natin. So update sa kanila guys, sa kanya, sa natira natin. So bali, isang kalapati na lang yung tires natin. So ayun guys, isunog. Bali, siya na lang yung natira. Pero hapon na siya umuwi guys. Partida, meron pa yung one eye cold. Pero ngayon nawala yung one eye cold nung hinahapon natin siya. Tapos yung paa niya kapon medyo madumi. So malamang tumukod talaga yun. So ganun talaga guys, sa pagkakalapate, nawawalan talaga, hindi talaga maiwasan yan. So bali, siya na lang yung natira. So sana matuloy yung karera natin sa Northeast, sa may Masbate, para at least masubukan natin kung kaya niya ba tumawid ng dagat. Kahit maka finisher man lang guys, yun, okay na sa akin yun. Pwede na natin gawin siyang breeder. At yun, pwede natin gawin breeder yung si sunog natin guys, para at least meron tayong mga remembrance sa linyada niya. At meron din mga napanood din sa ibang mga YouTuber, meron sila ini-interview, kahit finisher, minsan nagpo-produce din na maganda eh. So yun, update pala sa breeder natin dito guys. Bali, hindi pa rin itlog guys. So ayan, so dinagdagan ko ng buhangin kanina. So ayan, kita ba? So hirap natin, mahirap kasi yung camera natin, walang 360. So ayan guys, dinagdagan natin ng buhangin kasi sobrang baba na eh. Ayan, ganang pares guys eh. Kaya na mag-produce sa atin to, para at least meron tayong soon to be na breeder. Kasi si survivor natin guys, medyo tumatanda na eh. So yan guys, so bali, base lang pala nito ng itong balat lang pala natin guys, kanya na, nasa Emil Vandenbroek. Pero yun, balikan na lang yun, mga stray na lang balik apuhan na lang to. Pero yun, masusubukan natin ngayon kung pag nag-produce sila, kung hanggang saan ba yung performance nila. Yun, bali, kalawang araw na nasunod na nawalan tayo ng panalagasan tayo ng pliers, yung baring yung binigay sa atin. Tapos yung, hindi ko lang alam kung baka naka-uwi dun or what, pero yun, kung naka-uwi man at kinip ng pa natin, hiningan na wala naman tayo magagawa dun. Pero yun, kung nawala, hindi naman natin kasalanan yung guys, kasi pag medyo abnormal kasi yung paglaki nun eh, medyo payat siyang kalapati, sobrang parang axe talaga yung katawan niya, sobrang talim. Pagkatapos yun, medyo tumaba siya dito sa akin, sobrang taba talaga guys, alas parang hindi niya kaya buhatin yung katawan niya. So yun, everyday na nag sabihin natin force play ako. So yung pag force play ko guys, pag lumipad sila, so okay na sa akin yung kahit mga 10 minutes to 15 minutes lang lipad. Pag lumanding na, doon ko na pinapabayaan. So yun, nagulat ako nang lumipad siya, pero dumaan pa yun sa puno ng kahoy. Nagulat nga ako nang yung malapit na lumanding yung kalapati ko, doon siya lumipad. Tapos sobrang taas din ng lipad niya. Hindi nga ako makapaniwala kasi parang bigat yun ng katawan. Pero yun, kasi player mix naman yung pinapakain sa kanya. Tapos yun, medyo may magandang bloodline din yun. So sayang lang. Pero yun, ang pagkawala ni Sirit, okay lang yun. Nasa 32 kilometers mula dito sa amin. So actually kung 30 to 50 medyo malapit pa yun guys yung training. So hindi naman yun biglaan, kasi yung nakaraan na toss nasa 19 kilometers na natin sa may President Roas. So hindi ko pa natin na-upload yun. So soon i-upload natin. Yun,
yun na talaga yung pagkakalapati, guys. Minsan nawawala. Tapos yun, napanood sa news sa yung GMA, sa YouTube na lang. Bali sa YouTube kasi wala tayong TV, sira yung TV namin. Marami tayong kalapatid na parang mga nasa Cavite ata, yun. Nahuli kasi, kasi illegal gambling kasi merong money involved dyan. So, pag wala kang permit, mahuli ka talaga. So, ingat-ingat tayo dyan mga kalapatid natin sa Luzon. Pero meron naman mga club dyan na meron ng permit. Siguro baka kulang sa ganito ang bigay, di ba? Kaya hindi pa na bibigyan ng permit. Pero yun, madaming soon to be raised na kwan, kaya lang hindi pa talaga dahil sa walang permit, hindi pa talaga tuloy. Madaming race na na-cancel. Pero sana yun yung race namin dun sa Masbate next month, sana matuloy. Kahit makapinish mo lang, pero hindi na talaga makauwi, journey na talaga nila yun kasi yung binigay na natin sa kanila lahat, di ba? So, condition natin, maganda yung pagpakain natin, hindi naman natin pinapabayaan. Nasa ibon na talaga yun. Bali tayo, taga-provide lang. So, ang performance, magbibigay talaga nasa kanila na yun. Tapos yun, bali bukas, ikwa natin, guys. I-cleansing yun kasi medyo tumukod. So, pag ganun tumukod yung kalapati natin, i-cleansing natin kasi baka meron silang mga nainom na kung ano. Kasi dito maraming palayan. So, nagbibigay na ngayon ng mga, diba, yung pesticide or herbicide kasi para hindi kainin ng mga daga yung mga palay. So, ngayon nagtatanim na yung mga magsasaka para at least January, February, pwede na sila mag-ani. So, ayun, bigay tayo ng, maya pala, bigay ako ng, maglalaga ako ng oregano malunggay at ang bawang. So, yun yung bago natin natutunan naman na recipe na kung lang, organic cleansing lang para at least yung kalapatin natin hindi masanay sa gamot. Bali yung binibigay natin ng vitamins at supplement lang. Bali yun lang naman sa araw na to, guys. Siguro nga dito ng video natin, guys. Kung nagustuhan nyo, pakilike, share, and subscribe. Ingat. Mga kalapatids, bali magpapakain sana ko pero dumating pa yung bro natin. So ayan, try natin papasukin or siguro papasukin lang natin. So ayan, guys, kakarating nila. Siguro ang ganda itong video natin, guys. Mag-take lang kayo sa susunod. Bye.